president of MRRD National Executive Committee, lawyer, author, and a professor, distributed 429,000 of hectares of land nationwide. Okay, now I present to you Antoine Jer Municipal
appellate court, to the regional trial court, court of appeals, at Kerala Kasuto of the Class of Supreme Court. Ako po ay isang professor din. Nagturo po ako ng bakas. At ako po ay marunong din. Author po ako ng mga libro. At ang aking po expertise ay international law. Ako po ay nakapag-aral sa University of Tottenham sa London, United Kingdom. Kaya ang problema po natin sa West Philippine Sea at sa Philippine Sabah, kung ako ay maging senador, gusto ko mabigyan ng kalunasan. Ako rin po ay naging director sa Department of Transportation and Communication at ako naging undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Na kung saan ako po ang naatasan ni Pangulong Duterte para gumawa at mag-supervise ng mga drug rehabilitation centers. Ganoon din po ang pagpopromote ng federalismo para mabigyan ng boses ang mga mamayan sa mga buong katulad po ng kababayan. At ang panghuli, ako po ay naging secretary o nagiging ng Department of Agrarian Reform. Ang tungkulin po namin kasama mo si President Duterte ay mabigay ng lupa para sa ating mga magsasaka. Naniniwala po ba kayo na ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa? Tama po yun. Kasi kung walang magsasaka, walang pagkain sa mga pagkain. Palakpakan po natin ang ating mga magsasaka. Okay, ngayong panahon na ito, napakarami po natin problema. Una-una, pandemya. Ito ba? Ano ang epekto ng pandemya sa atin? Ang dami nyo kayo. Masaya ba kayo? Kumisan, apektado ka naging tayo, tignan nyo paano hindi kayo masaya dahil hindi kayo nakakitin. Bakit hindi kayo nakakitin? May kakit pa mga mga natin. Di po ba? Tanong mo lang sa kababayan natin dito. Since may mga kakit pa mga mga ninyo, nag-lipstick pa ba po kayo? Siyempre, di ba? Kailangan. Anyway, alam niyo po, ang unang problema natin sa pandemya, pangalawa, may problema po tayo sa gera ngayon, sa Ukraine at sa USSR. Apektado po ang presyo ng mga bilihin. Tataas po yan. At sa mga ganito, mukhang tataas by 12 pesos ang presyo ng gasolina. At pag nangyari yan, mas malaki ang problema ng ating bayan. Maapektuhan ang presyo ng kuryente, maapektuhan ang presyo ng tubig, maapektuhan po ang lahat ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ng isang namumuno katulad ni Mayor Isko Moreno. Pakanto! Okay. Ono po yung palapakan. Ito na po natin yung palapakan. Yung pangalito po, marami po tayong natural calamities na nararanasan. Nakabaha, pagtuyot, at kung ano ano pa. Malaki po ang utang ng ating bayan, 13 trillion, which means that we have to allocate a certain portion of the budget in order to pay for these debts. And when that happens, we will deprive some of our agencies in the needed budget in order to sustain the program of government. Anyway, mga kaibigan, kaya po kami na dito ngayon para po hingin ang tulong nyo na sana magtulong tayo ng isang tao na may kakayahan para sumahin ang krisis sa gobyerno, si Mayor Isko Moreno. Siyempre, huwag po natin kakalimutan ang ating mga kasamahan na siyang tutulong kay Mayor Isko Moreno, si Mr. Ipaglaban, Jomet Sison. Si Carl Balita at siya ka si Sam Muto. At syempre po, ang hindi po kumintol, Attorney Brother John. Nakalimutan niyo ba agad? Attorney Brother John. Ang haba ng task instructions. Tandaan niyo na lang po, number 15.
Maraming paalalahanan,
tayo ng utang, pero hindi pwedeng harassment. At sabi na natin batas to po dyan, harassment to. Meron pang data privacy do. So yan, makaprotektahan sa misis. Nagiging konsyatin po ako ng 6 na taon. Umabot sa 270 ordinansa at resolusyon ng aking pangkapapupahan. 270 approved ordinances and resolutions. Kasama ng kaugnayan sa Pilipinas na Quezon City Vice and Franchise Ordinance. Nabigyan ng boses ang tota na maupo sa Franchising Board. Isa rin po ako sa mayandan ng pangatasang politekniko ng lungsod ng Quezon. Na ngayon, Quezon City Polytechnic University na napakaraming estudyante ang napakinimang na tinapang sa Quezon City Polytechnic University dahil po sa ordinansa na yun. Pwede po pala ang kanyo. Trabaho ko. Ang trabaho ko ng pagawa, ng barangay, ng konsyal, ng lungsod, hindi po nalayo sa trabaho ng senador. Isa lang ang layunin ng tatlong yan, ang gumawa ng batas. At ako po ay nakinig sa napakaraming problema. Binutas ang problema ng pinakamabagong mamamayan sa barangay. Sa palagay ko naman po, ako po ay magiging boses ninyo. Magiging representative.
politiko. Hindi yan tungkol sa amin. Subukan i-google. I-google mo ang ibig sabihin ng politics, welfare of the people, performance, governance. Kayo ang ating pinag-uusapan. Kaya kung kayo ay pipili ng kandidato, yung iniisip kapakanan ng mamamayan, yung may performance, yung may governance, at kung susuriin natin ang mga kandidato ang tumatakbo pagkapangulo, ang tao ito ay tunay na Pilipino, tunay na pinuno sa isip, sa salita, sa gawa, sa gawa, sa gawa, at sa gawa. Ang ating susunod na pamuno, Isko Moreno. Nanggaling po tayo sa pandemya. Ang solusyon, isang doktor na pinagkatiwalaan ninyo. May 16 million followers sa Facebook. Susunod na Vice President, sino? Doc Willie. Oh, pag-apagat po natin, Doc Willie. Narinig na ninyo, mamimigay ng lupa. Mahigit na halos 500,000 hectares ang kanyang napapigay. Susunod na Senator. Senator John Castrillones. Kasama na po natin, kung alam po dito ngayon, ang isang senador na magbibigay ng presentasyon sa kalusugan, sa kabuhayan, at sa edukasyon, ang ating Senator Carl Balita. Representasyon sa kabataan, sa kabataan at eksperto sa krisis, Senator Samira Guto. Palagpakan po natin pala, huwag pa po kumakalimutan, Vice Mayor Big Psycho. At ang kanya ng mga SP members, palagpakan po natin, SP member. Patulong po. Toto Manaw. Para sa pagpapalakas ng barangay, huwag po niyong kalimutan ang number 56 sa Malota. Kapag nasa Katwiran, kapag nasa Katwiran, pag-alag po natin, Jopensis.